guys, so habang naka-break ako, no, huwag natin sayangin yung 3 minutes na maggawa ng video regarding sa isang section ng 9165 Dangerous Drug Act of 2002. So ang pag-uusapan natin ngayon ang section, ano ba to? Section 23 or pre-bargaining provision. Tanda na, Section 23 pre-bargaining provision ng Dangerous Drug Act of 2002. At bago yan, so kung kayo nagugutom, kumain muna kayo ng lava cake. Ah, di ba? May commercial pa tayo. So, yun nga guys. So, alam naman natin, nararamdaman natin na ang drugs talaga ay mabigat ang parusa. At yun nga, magmula section 1 hanggang sa katapusan, 93 ata to section or 94, ay may sinasabi ditong isang section na section 23. Ito, babasahin ko na lang kasi hindi memorize, no? 9165 section 23 plea bargaining provision, na which is yun na nga ang nangyayari ngayon, no? So lahat ng related case ay hindi na po pinapayagan mag plea bargain. So ito po ang ginagamit ng mga hukom ng mga court. Paalala lang guys, ako ay hindi abogado, no? Anumang sablay na manotice nyo or ma-confirm nyo na nagkamali, so hindi po sadya ng inyong content creator ng inyong lingkod. So pasensya na, ngayon pa lang. Kasi po, sa totoo lang, hindi naman ako abogado. Isa lamang pa akong criminologist. Oh, di ba? Pag criminologist, licensed naman ako ng criminologist. Kaya may privilege naman akong mag-discuss sa inyo regarding sa mga kaso. Di ba? So ito, babasahin ko. 9165 Dangerous Drug Act of 2002 Section 23. Ang sinasabi dito, plea bargaining provision. Any person charged under any provision of the act regardless of the imposible penalty shall not be allowed to avail of provision on the plea bargain. Oh, may mga shall. Pag sinabing shall, mandatory. Ganun po sa batas, pag words by words mong i-interpret. Shall not be allowed. Oh, yung allowed, past tense. To avail of the provision on plea bargain. So yun na nga po ang nangyayari ngayon na lahat ng drugs related case ay mahigpit or bawal na silang mag plea bargain. So by the way, para sa kaalaman ng lahat, ano nga ba ang pakinabang nitong plea bargain? Ano nga ba ang nangyayari dito sa plea bargaining kapag ang isang respondent, suspect ay nagpi-plea bargain? Itong ang logic nito guys ay ang tinatawag na magigilty ang suspect sa mas mababang kasalanan o sa mas mababang kaso para maabil niya yung tinatawag na lowest penalty. Normally, pag lowest penalty, pasok siya sa probation. Yun po ang logic ng pre-bargaining. Okay, maraming salamat, no? My name is Police ako at iyong muling sasabi, no? Hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again in my next video.